Walang makakatalo sa bansang Israel sa digmaan. Yan ang ating alamin sa videong ito. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo kung bakit nasabi ko na walang makakatalo sa bansang Israel sa kahit anong digmaan. Kamakailan lang ay linusob ng mga militanteng grupo na Hamas ang ilang bahagi ng Israel. Ito ay isang sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel at nagpaputok sila ng mga libo-libong mga misail sa Israel. Bagamat may air defense system ang Israel na tinatawag na Iron Dome, ay hindi nito napigilan ang mga ibang misail sa dami ng pinaputok ng Hamas. Pero bago natin ipagpatuloy, sino o ano nga ba ang grupong Hamas? Ang grupong Hamas ay isang Sunni Islamist, political at militar na organisasyon na namamahala sa Gaza Strip ng mga teritoryong Palestinian. Bagamat ito ay naka-headquarter sa Gaza City, marami din itong presensya sa West Bank, ang mas malaki sa dalawang teritoryo ng Palestinian kung saan kontrolado ng Fatah. Ito ay malawak na itinuturing na nangingibabaw na pwersang pampolitika sa loob ng teritoryo ng Palestinian. Ang Hamas ay isang acronym para sa Hakarat al-Mukawama al-Islamiyya o Islamic Resistance Movement. Ito ay itinatag ni Sheikh Ahmed Yasin, isang Palestinian cleric na naging isang aktivista sa mga lokal na sangay ng Muslim Brotherhood matapos italaga ang kanyang maagang buhay sa Islamic Scholarship sa Cairo. Noong 1997, itinalaga ng Estados Unidos ang Hamas bilang isang dayuhang teroristang organisasyon. Ang kilusan ay nagpatuloy sa pangunguna sa mararahas na paglaban sa panahon ng ikalawang intifada noong unang bahagi ng 2000. Kahit na ang PIJ at ang Tanzim Militia ng Fatah ay may pananagutan din sa karahasan laban sa mga Israeli. Dahil sa pag-atake ngayon ng Hamas sa Israel, nagdeklara ang Prime Minister ng isang digmaan dahil sa pag-atake nito. Sa paglusob ng grupong Hamas, maraming sibilyan ang nadamay. Nakubkob pa nito ang isang base militar ng Israel, pero kamakailan ay nabawi rin ito ng Israel Defense Force, pati ang mga bihag nito. Bilang ganti sa paglusob ng Hamas, nagsagawa naman ng Israel Defense Force ng mga magkakasunod na airstrike sa Gaza na pinupuntirya ang mga maaaring kuta ng mga Hamas. Hinarang rin ng Israel ang mga supply ng pagkain, gasolina at pinutol din ang supply ng kuryente sa Gaza. Dahil dyan ay maraming sibilyan ang naipit, ngunit buti na lang ay binuksan na ng Egypt ang border nito para makapasok ang mga humanitarian aid. Ngayon, bakit nga ba nasabi na walang makakatalo sa Israel sa kahit anong digmaan? Walang makakatalo sa Israel hindi sa mga advanced technology nito o sa mga armada nito, kundi dahil ito sa pangako ng Diyos. Ano nga ba ang pangako ng Diyos sa bansang Israel? Sinabi nito sa Isaiah chapter 41 verses 13-14, "Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Sinabi pa ni Yahweh, "Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot sapagkat tutulungan kita. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel." At meron din tipan ng Diyos kay Abraham sa libro ng Genesis chapter 12 verses 2-3. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain." Napakaliwanag ang tipan ng Diyos sa Israel na kung sino man ang susumpa o kung sino man ang aaway sa bansang Israel ay siyang susumpain ng Diyos.
at sa tipan ng Panginoong Diyos ay may pagpapala din na kung sino man ang magpapala sa bansang Israel ay pagpapalain din ng Diyos. Patunay na lamang ang Six-Day War noon na pinagtulungan ang bansang Israel ng mga karatig bansa nito, ang United Arab Republic, Syria, Jordan, Iraq, Saudi Arabia at Kuwait, at tumulong pa noon ang Lebanon at Pakistan. Pero nanalo pa rin ang Israel sa 6 na araw na digmaang iyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang digmaan ng Israel at Hamas. Nariyan pa ang pagsali naman ng grupong Hezbollah sa Lebanon